today. Let's have our stock review. Today is July 31, 2020. Okay, let's start with the PSE. So, as reviewed last time, so, nakita natin na may possibility na pumunta dito, no? Itong level na to, which is yung 5.77, which is nangyari naman po. Now, this colored box natin dito, now is acting as a resistance. So, hopefully, mabasag yan para magkaroon po tayo ng uptrend dito, short-term uptrend na around 6146. Ang problema lang po kasi, low volume tayo, tapos foreign is selling. Kung hindi ako nagkakamali, 10-day selling na sila. So, kaya, excuse me, so yung funds, no, maliit yung volume natin compared sa volume natin within this period, which is yung June. Okay? Now, kung mabasag po yan, kung mabasag po itong 577, we might see the 56 level. And worst comes to worst, wag naman po sana all the way dito sa 5,000, no? So, ito po yung possible na puntahan yan, is yung 56 level sa kapag nabasag po yung 5770 natin. Okay? So, ingat lang po tayo dahil August na. Sa alam naman natin na meron silang tinatawag na ghost month, no? So, kaya medyo naglalaylo yung funds. So, sa investing natin, pwedeng magbawas tayo ng position o stay cash muna tayo until such time na magkaroon ng magandang play or reversal ang ating market. Okay? Now, let's move to our stock review. Our first stock is Togo. Excuse me. So, si Togo, currently, nag-hold itong ating tawag dito? 849 level. Okay? Now, kung mabasag po yan, we may want to wait sa 710 level, no? Ang nangyari po kasi, nabasag po yung ating colored box dito, which is sabi natin na hopefully hindi mabasag, which is nangyari. And nung nabasag yan, nag-stay po siya dito sa ating 840 level, no? So, tapos ngayon, sumampa siya uli sa ating 840 level, which is ito, which is quite good. So, hopefully, magstay siya dyan. Then, from there, pwede nyong ibato po dito yan, around 10% gain, which is around 930. Okay? So, ingat lang po tayo kasi we see a downtrend here. So, might as well po maghintay tayo ng breakout dito sa trend line na yan bago tayo pumasok, or kung next week po sumampa siya dito yan, mga 2 to 3 candle, magstay siya sa taas, then we might test buy, tapos bato nyo po dito around this level. Okay, so save natin yan for our next week review. Oh, yun pala, so may cut loss ka rin dapat dyan. Pag kumuha ka doon, kakat loss ka around this level, which is around 6%. Pero yung reward mo kasi medyo ano la. Pwede na rin 10% reward, 6% cut loss. Kung gusto niyo yung isagad dito sa taas, which is around 30%. Okay pa. Excuse me. Next, ABS. Yun, si ABS, no. So ito yung mga line natin dati. So sabi natin na baka dito sa 12 at saka sa 1048, which is nangyari po dito. Ito, yung unang flooring niya. Then, the following is, naghihintay tayo sa 636. Pero, malapit na rin siya, no? Hindi lang niya tinatch yung ating ilang percent pa from the drop sana. 11% drop pa, no? Pero, hindi niya inabot. Pero, currently, nag-hold itong ating ABS dito. So, nag-hold siya dyan. So, for me, kung kaya, maghintay tayo sa 636.
Or kung gumawa siya ng base diyan, mag-scoop po siyang ganun. Kung mag-scoop siyang ganun, pagka-scoop niya itong breakout dito sa Friday, ito, Thursday candle, which is yung kahapon, dito po ang bili, ito ang buy. Okay? So pag doon ka bumili, meron kang around 32% gain, tapos ika-cut loss mo yan sa baba, which is medyo tight lang po, ha, 12% gain. So kaya medyo ano po tayo dito, anong tawag dito, medyo maingat, no? Kung hindi nyo kaya itong 12, pwede nyo itas ng konti, sa ganyan na lang sa 10. Pero kung dito kayo kukuha, no, sa around 788, so titingnan natin yan. Okay, pero ito yung best choice natin sana kung abutan niya to, itong 636. At kung mabasag po itong 636 na to, let's wait sa 494. Okay? Next, GMA. Excuse me. So, tingnan natin, ha? Ito, bumuko lang po dito. So ito, nakihit na hit yung cut loss, no, dito sa GMA. Ito, tinamaan na po. Ito, no? So sana wala tayo, nakapag-cut loss tayo dyan sa GMA. Kasi pwede mo naman siyang, anong tawag dito, balikan. Okay, so ito, na-cut loss na. Tanggalin muna natin yan. Now, so nakapag-cut loss ka na, no? Kung mag-stay dito yan sa 514 dito, gumawa po ng kandila, same nung kanina, kung mag-scoop siyang ganun. So pwede kang kumuha dito sa 514, tapos ibabato mo dito yan. Pag quicking play, kunwari nakakuha ka dito, mabilis ang play, 6%, no? Mabilis lang po yan. Pero mas maganda kung mabato natin dito yan around, anong tawag dito, 591. That is equivalent to 14%. So, magkakaroon ulit tayo ng cut loss point, which is around this level. Yan. Meron cut loss point tayo dito sa around 3% to 4%. Okay? So, yan po sa GMA. MBT. So si MBT, so na-hit din yung cut loss, no? Yung kumuha dito, so nabasag po yung ating colored box. So yung cut loss natin is around 3.50% dito. So hopefully dapat nakapag-cut loss kayo diyan or nasunod niyo yung plan natin. So tanggalin na muna natin 'to and tanggalin na natin 'to dahil na-hit na yung cut loss. Okay? Now, kung kaya, ito yung next level kasi natin, no, 3289. Hindi niya inabot pero malapit na, no? Ano ba tong lowest niya? Is 33 to 3324 or 30, tama ba, wait na po. Around 3324, tama. So, close na, no? So, kung nakakuha sana kayo dito, pwede niyo yung ibato dito yan sa color box natin, which is around 5%, no? Pero for me, kung makakapaghintay kayo, hintayin nyo pumanik dito sa color box. Uli, pumanik dyan. Why? Kasi meron po siyang trend line, no? Kuhita natin. Ayan, may trend line tayo dyan. So, mas maganda sana kung magkaroon ng breakout sa trend line, which is in confluence, o mas dalawa, breakout sa trend line, breakout sa ating colored box. Tapos pag nakakuha ka dito, pwede nyo ibato po dito yan. Around this 40 level, no? So, that is equivalent to 11%. Okay? So, yan po. Pag nakakuha ka naman uli doon, same, ika-cut loss natin uli dito yan. Okay po. So, ito yung new plan natin. So, dapat magkaroon ng breakout dyan. Siguro, lagyan natin na bilog. Yung save natin. So, gusto natin kay MBT is magkaroon ng breakout sa trend na yan. Okay po. Next, SECB. So, si SECB, ito yung pagkuha natin, hinihintay natin. Ito yung nakaraan, di ba?
So, na-hit na tong dito. Tanggalin natin yan. Eto, sabi natin maghintay tayo dito. So, kung nabasag siya, maghihintay tayo dito. Ibabato natin dito sa around 99 level, no? So, yung mga kumuha dito, hold nyo lang yan. As long na nag-hold itong ating cut, hindi or hindi pa na-hit itong ating cut loss around 88. So, ito po ngayon yung ating buying range, no? Dyan. Tapos, ibabato nyo po dito sa ating colored box, which is equivalent to around 8%+. Okay? So, sec B. DD. Yun. Si DD, lumapit na po siya sa ating buying range, no? Itong level na to. So, okay yan. Tapos, ibabato nyo po dito around 1762, which is equivalent to 12%, or all the way dito po sa around 19 peso level, which is around 25%. Same, cut loss natin sa baba. So, lumapit na siya sa ating buying range. Pwede kayo mag-test buy ngayon sa current presyo niya all the way sa 1517. So, ito po yung buying range niya ngayon. Okay po? Tapos, ibabato nyo dito yan. Okay? So, yun. M. White. So, si M. White, so, pumunta siya sa ating buying range, no? Imove ko lang po ito dito. At ito yung cut loss natin. So, hindi nag-trigger yung cut loss, no? So, okay pa tayo kay M. White. So, lumapit siya sa ating colored box, which is good. So, stick pa rin tayo sa plan. Ibabato po natin dito yan around sa colored box. Or, kung gusto nyo na medyo safe, kukuha po tayo dito kapag nag-stay siya dyan. Kunwari, mas gusto nyo ng medyo stable na galaw, kukuha tayo dito sa around 726. Tapos, ibabato nyo po dito. That is equivalent to 13%. Pero yung mga nakakuha po dito, no, sa ating buying range, which is quite good, no? Medyo mas maganda po yung risk reward natin dyan. So, mas mataas yung ating reward kesa sa risk. Okay? Tagalin na natin itong trend na to. Save natin yan. Next, APBI. Oops, sorry. So, si APBI, currently, nabasag na po itong mga ating line. So, dati pa yung mga line natin na yan, no? Dito pa lang yung presyo na yan, meron na tayong mga linyang yan. Okay? Now, ano ang ano natin? So, na-hit din yung cut loss natin, no? Sabi natin, kukuha tayo dito. Wala po ha. I-move ko lang dito para makita nyo. Natakpan na siya ng kandila. Yan. So, yung mga level na to, ito yung buying range natin hanggang dito sa ating red line. Tapos, cut loss tayo dito sa below. So, na-hit na po yung cut loss natin, no? Sana nag-cut kayo dyan. And now, dahil na-hit yung cut loss, another trade plan tayo. Okay? So, extend ko lang po ito. And then, mas maganda sana kung sumampas siya uli dito, around this level, no? 16. Tapos, pwede nyong iba to dito yan, around 22. Which is equivalent to around 36%. Ngayon, ang tricky part naman dito, kung mag-hold po ito, no, mag-stay siya dyan, or kung bumalik siya sa level na yan, pwede kayong kumuhay dyan, tapos ibabato nyo po dito sa 21%. So, with that, meron na lang pong natitirang at least 9% para sa quick play, tapos bebentahan dyan. So, nasa sa inyo po, move ko lang to dito. Move natin dito yan. Tapos ito. Yan. So, yan na po yung hinihintay natin ngayon, no? Etong, ano tawag dito? Yan. So, meron pa tayong around 9% upside. Pero pag mauntog yan, ang problema kasi, kung bumili kayo dyan at bumalik siya dito sa support, all the way sa lowest colored box natin, which is around 13%. So, ingat-ingat lang po tayo, no? Kaya, yan. So, mas maganda kung makakuha talaga tayo dito or kung malakas talaga yan, sasampa dito yan, tapos magre-retrace, babounce,
Pag nag-bounce dyan, kukuha ka dyan, ibabato mo na dito. Okay? So, save natin yan. Next, nickel. Ayun. So, si nickel, yung ating target, no, nilagpasan pa. So, nag-break, meron pong nag-breakout na naganap dito. Ayan, oh. Which is good. So, 14% po yan sa ating buying range dito. Which is, so, congrats po sa mga kumita. Ang next target is 293. So, yun naman kumuha sa 238. So, ang next target natin is 293, which is around 24%. Yung nakakuha po dito, currently, meron na silang yung high o yung closing na lang, 24%, no? Which is quite good. So, akala natin, after nitong mauuntog siya dito sa level na yan, tapos magre-retrace. Pero, nangyari, sumampa siya dito, tapos nag-create ng support, which is quite good. So, ito na ngayon po ang next target natin, itong 293. Okay? So, with that, burahin ko na to. Burahin na natin yan. Burahin na natin to. Burahin ko na rin to. Materialize naman na yung mga yan. So, yun. Okay? So, save natin. Pero pala, one more thing. Kung dito ka kumuha sa 238, kakatlosan mo yan dito. Around 4.8%. Okay? Next, MM. So, yun. Si MM, nag-breakout tong trend line natin. O, extend ko lang. So, ito yung tinitingnan natin dati. Tapos, wait lang po ha. Move ko lang itong mga percentage para mas visible. Ayan po yan. So, hindi po na-hit yung cut loss natin, which is good. Yung kumuha dito natin, pwede mong ibato dito yan. Which is 15%. Na-hit agad. Itong next natin, kuha dito sa 204. Gabato sa 251, 23%. So, congratulations sa mga kumita dyan. So, yung ngayon, yung mga kumuha naman dito sa 251, dito nyo naman po ibabato yan. So, around 289. Okay? So, around 15%. So, yan po yung mga levels natin ngayon. So, with that, buburay ko na po ito, no? Yun. Kung naman, dito kayo kumuha sa taas na ng 251, dito kayo magka-cut loss. Lagi tayong may cut loss. Pero medyo tight, 8%, no? So, kung 8% yung cut loss mo dito, dapat dito, ito is dapat isasagad natin dyan. Dito mo, mas magandang targeting yan sa 327 para meron ka 30%. Anyway. Pero kung gusto mo pa rin yung dito, meron kang around 4%. So, ingat-ingat lang tayo dito sa ating cut loss. 8 compared sa 14. Okay? Web. Ayun, si Web. Ito, tanggalin na natin. So, ito po yung inabangan natin dati. Kinulayan natin yan. So, na-hit po yung ating buying range, no? Sa 180. So, sakto yata. Or mas mababa. 179 yung lowest. So, yun. Pwede nyong ibenta po dito yan sa 205. So, meron kayong at least around 14%. Okay? So, ito pa rin yung cut loss natin. So, kung ever lumakas itong si Web, extend ko lang po itong ating colored box. So, extend natin yan. Hopefully, kung talagang lumakas yan, mula dito, ibabato nyo dito yan, meron kayong at least 25%. Okay? Ay, nag-breakout yung hawak kong nagbenta na ako. Wait lang po ah. Yung ating Forex. Ay, nako. Siguro, mag-buy ulit tayo dito. Wait lang po ah. Siset lang tayo ng order. Na-distract tayo dun ah. Nag-breakout. Okay, yun, nakaset na tayo ng order. O, balik po tayo dito. Sorry. So, sa web. So, yun nga, kung
mas maganda kung mababato nyo dito yan, at least 24% siya. Okay? So, congrats po sa mga nakasalo dito. So, currently, meron na kayong 5%. O baka binintahan nyo na rin to, pwede rin naman for quick play. Pero mas maganda ka sa 205 para at least 14% yung gain. Okay? So, yun. Save natin yan. Next. After web, IDC. Ito, si IDC. Ito yung possible bounce natin dati, no? Pasin nyo to. So, na-hit yan. Tapos, bounce. Maliit lang nakita sa bounce. Around 5%. Tapos, nag-retrace. Okay, pray muna natin yan. So, tatanggalin ko na to. Ito yung nilinyahan natin nung nakaraan. Itong ellipse na to. Diba? Sana mangyari to, sabi natin gano'n. Tapos, bibenta nyo yan, 18%. Kung dito tayo kukuha. Ang nangyari, 3 days lang, inabutan niya. Akala natin, ang kandila dyan is gaganyan-ganyan lang. Maglalaro, maliliit na kandila. Pero, 3 days lang, na-hit na yung 18%. So, congratulations po sa mga kumuha dito sa baba. At hindi rin naman na-hit yung ating cut loss na 4%. So, yun. Ang ano lang dito is strong resistance po ito, no? Ito, yan. Strong resistance yan. Ang maganda lang, maganda yung kandila niya nung Thursday or kahapon. So, baka abutan niya pa itong colored box natin dito. Which is, kung mangyari yun, mula dito, hanggang dito sa colored box, that is additional 8% sa mga nakakuha dito sa baba. Okay? At maganda rin dyan, nagkaroon ng breakout dito sa trend. Ayun. So, eto po. Okay, pero buburahin natin yung trend. Ikikip natin to. Okay? So, ingat lang tayo. Baka mauntog dito yan. So, yun yung inaala. Pag nauntog dyan, baka bumalik po dito sa ating colored box, which is around 173 level. Yun po. Okay, pag nangyari naman yon, pag nauntog dyan, it might create breakout uli para magkaroon po tayo ng uptrend, reversal. Meron tayong high, meron kang low, low, and hopefully, itong colored box na to, ito yung maging new high mo. Okay? Save natin yan. So, congratulations sa mga kumita. Asep, yun! Pambihirang Asep. Tinira siya ng Thursday. So, move ko lang po dito to para makita nyo, no? Ito yung ating pag-buying range. Diba? Ito yung ating target, 9%. Ngayon, binrake pa niya yung ating colored box. So, ang next target natin dito is itong 280, which is mula dito sa 242, 15%. Pero sa closing price niya ngayon, may natitira pa tayong 9%. Tingin ko lang dito, baka magpahinga po dito sa colored box. Mag-retrace ng konti before it move up para dito sa 9%. Okay? So, congratulations din po sa mga kumita dito. Yun. Suwabe. Pakapi naman kayo, mga sir, mga ma'am. Ali. Ayun, si Ali. So, ito yung gusto natin. No, nung nakaraan, kagaya ng isa, magkaroon ng breakout dito sa ating trend para ibabato nyo dito yan sa 36.50. Ang nangyari, nagre-resist pa rin ito. So, wala pa tayong breakout. So, dito pa rin ang buy natin dyan, hinihintay natin, at dito ang cut loss natin. So, wala pa tayong buy trigger ngayon kay Ali. Okay? Magbabuy pa lang tayo, pag breakout dyan, tapos mag-retrace, ibabato nyo dito yan. Yun, para may 9% ka or kung abutan niya itong 38 peso, which is meron kang 14%. Okay? Ito po yan, oh, para makita niyo yan. So, ibabalik ko lang. Ano ba ito? Ayaw niya. Yun. Okay? At isa pa pala, maganda is hindi nababasag itong 31.46 natin. So, nag-hold yan. So, yun yung maganda dyan. Okay po. Tapos, next. AR.
Eto. Nako. Hindi ko alam ba't gusto nyo to. Although, maganda reward dito. Kasi isang tick lang dito. Ano eh. Gain ka agad eh. Like, eto. Oh, 26% agad oh. So, isang tick lang. Mabili mo lang sa taas. 13% agad yan. Pero, ingat lang kayo dito. Kasi, mangiipit yan. Tinrade ko tong AR na to. Eto, 2018. So, meron tayong mga kaibigan dyan kasama. Tinrade natin dito yan. So, ano naman tayo? Sinuwerte, nakabenta tayo dito, around this side, at saka dito. Pero hindi sa tuktok. Yan, yung dalawang level na yan. Dyan tayo nakabenta. So, yun. Dito tayo nakabili nun. Hindi ko nagkakamali. Nasa 50% to eh. Yun o, 48%. Yan. Sakto. So, around 50%. Tama. Anyway, balik tayo dito. So, pwede to, pero ano lang, maliit na portion lang. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng 10,000 peso, panglaro nyo lang, no? Pero huwag nyo lalagyan ng 50k, 100k. Wag, wag. Maipit lang kayo dyan. Tsaka yung trend line yan, ayun. Yan. So, ewan ko, basura kasi to eh. Pero maganda yung risk reward nito. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng mga 10k lang. Lalo na sa market ngayon. Pwede kasi itong talagang ano, anong tawag dito? Pwedeng talagang bombahin to. Pero maliit lang yung ilalagay nyo. Para at least medyo safe. Tingnan nyo naman earnings nya. No? Negative 5,000. Ay, 557k. First quarter. Dito naman, oh. Net income, negative 2.8. So, wala. Maliban na lang kung gawing backdoor to, mas maganda. Okay po. Pero pwede yan, no? Pwede, hindi ko na sinabi. Hindi, kagaya na sinabi ko, lagay nyo lang na maliit na, anong tawag dito? Halaga para kung bombahin, at least nakasakay kayo. Okay? SSP. Next. Ayun, si SSP. Ito yung dati natin. Hinihintay natin dito pumunta dyan, eh. Diba? Itong mga to. Kaso yung lowest niya, ito lang. Hindi niya inabutan, sumampa siya dito. So, sabi natin, mas maganda kung dito kayo makakuha, tapos ibabato nyo dito sa 154 para may 16%. Kung di kayo makakuha dyan, hintayin nyo ulit dito sa 110, tapos ibabato nyo dito sa 131, which is 98%. So, ngayon, alanganin po yung position natin dapat kay SSP dito, no? Wala pa tayong buying unless sumampa yung kandila dito. Or bumalik dito para ibabato nyo doon. Okay? At, wait. Ano pa? Meron siyang trend. So, tingnan natin. Oh. Kailangan din ng breakout sa trend niyan. Okay? Okay, next. SSP Green. Oops, sorry. Ayun, si Green. So, ito yung sinasabi natin. Sana magka-breakout dito para dito natin ibenta. Pero walang breakout. So, nauuntog po ito, no? Nauuntog yan. Itong trend. Itong pulang line na yan. And, naganda tayo na possible bounce ito. So, stick tayo sa plan. Hihintayin natin dito yan. Around, anong level to? Around 165. Tapos, ibabato natin dito sa 182 para 9% yan. Or, kung mag-breakout siya dito, 14%. Ngayon, kung mabasag itong colored box natin to, pwede ito sa 156 all the way sa 146. Ito po yung aabangan natin pag nabasag po ito. Okay? So, hopefully hindi mabasag yan. And hopefully puntahan niya talaga yan. Tapos, ibabato natin dito yan para meron kayong 9% gain. Okay? So, maghihintay muna tayo dyan. And also, nag-create siya ng inverted head and shoulder. Ayun, oh. So, pag bumalik siya dyan, pwede niyang ganituhin to. Tapos, breakout doon. So, ito na yung inyong head. Ito yung shoulder. Okay? So, hintay po muna tayo dito. Save natin yan. Now. Ito si Now, na-hit yung cut loss, no? Ito, ah. Move ko lang. So, kukuha tayo dito sa colored box kasi nabasag yung colored box natin eh, no? Extend ko na lang po, ha?
Yun. So, mapapansin niya na dito tayo magbabay. Tapos, ito yung cut loss. Ito ha, dito. Ito nung ano pa to, nung ito yung buying range. So, na-hit na. Ngayon, sana nakakat na kayo dyan. Sumampa siya ulit, di ba? So, stick ulit tayo dito. Bibili lang tayo dito sa colored box. Tapos, same goes. Ito ulit yung ating cut loss. Okay po. Tapos, ito yung ating target. 229, which is around 17%. So, mag-i-stick tayo dyan. So, hopefully, mag-bounce siya dyan at pumunta siya doon. Okay? So, save natin. Axelum. Axelum. Ito yung possible bounce natin. Ayun. Nahit ba tong cut loss? Tingnan nga natin. Wait here. Di ba? So, yun. Patience lang. Oh. Nahit yung ating bounce play dyan. So, yung mga nakakuha dyan muna, kumita sila on the highest, which is 8%. Pero sana, bumalik siya around 246 para 27%. Okay? Now, tingnan nga natin kung nahit yung cut loss natin dito. Ay, hindi po nahit, no? So, kung lalagyan natin ang linya yan, so, muntik na. Muntik na mahit yung cut loss. Pero hindi pa. Ilang percent pa? Oh, isang tick na lang pala, oh. So, yun. So, hindi pa nahit. So, nandyan pa tayo sa trade. Kung nakabili kayo dito sa level na to. So, yun. Congratulations po sa mga kumita. At least, kumita kayo ng mabilisang 8%. Okay? Save natin dyan. If ever na bumalik dyan uli sa ating color box, kung bumalik man, mag-retrace dyan. So, kukuha uli tayo dyan. Tapos, dito lang tayo. Ang max natin is 27%, which is 250. Tapos, save pa rin yung cut loss natin. Okay? Next. Ano pa? FNI. Ayun, si FNI. I-move natin to dito. Ito yung unang-unang target natin dati. No? So, yun yung cut loss natin dyan. Tapos, sabi natin last week, hindi ko nagkakamali, ito, ginuita natin. Kung kukuha tayo dito, ito yung cut loss natin. Diba? Guita natin yan. Move ko lang. So, kumuha kayo dyan, okay siya. Tapos, ibabato natin dito, which is around 13%. So, hindi pa na-hit yung cut loss na 5%. So, okay pa tayo kay FNI. Ang sisti lang dito is etong top na to eh. Ito yung magiging resistance natin ngayon eh. Ito yung strong resistance kay FNI. So, and sana kung bumalik dito yan, dito, kung extend ko lang po itong trend line natin, extend natin yan. Kung bumalik siya sa trend line, pwede kayong kumuha dito, tapos ibabato nyo naman dito sa ating colored box, which is around 13%. Okay? So, save natin ha. APX. Yun. Ito yung dati natin kay APX. So, inabutan na niya yung maximum target natin na 147, no? So, congratulations. So, meron tayong kaibigan. Shout out kay Sir Billy. So, kay Sir Billy, meron siya dyan. So, ito yun. Mula sa colored box natin. So, tatanggalin ko na to. Tanggalin na natin yan. Nahit na yung ating maximum na target sa 147, no? Mula nung nag... ano na tayo ng review mula dito. Anyway, ano ngayon ang... tingnan natin ngayon si FNI. Kasi maganda po yung gold sa anong tawag dito? Sa world market. So pag maganda ang gold, maganda rin itong APX. Pero currently, tingin ko lang po overextended kasi ito yung projection natin, 147. No? Kung gusto nyo talaga, pwede kayo dito sa 170. Ayan, pwede natin dyan. Or kung gumawa siya ng support dito. Ito, magganyan siya. Pag side siyang ganyan, maglaro lang yan siya dyan, pwede nyong ibato dito yan sa 170, which is around, dito ha, kunin natin yan, around 21%. Yun. Okay po. Yan ang medyo sakaling plan natin kay APX. Kasi, ano ba? A trend line dito yan, nag-breakout sa trend line eh. Yun. Kulayan natin.
Yan. Okay po. So, hintayin natin dito. Dito lang tayo kukuya. Kukuha. Lagyan natin ang color yan. Buying range. Wait. Saan ba yun? Yep. Sorry. Saan ba yun? Ito yung ating buying level. Okay po. Yun. Save. Next. PX. Ayun. So, yung target natin nung nakaraan, 25%. Congratulations po. Mula dito sa baba, 256, all the way sa, ano tawag dito? 321. So, same siya na yung APX. So, nag-overextend po sa mga target natin, no? So, currently, meron siyang pagbabang nagaganap. So, kung gusto nyo talaga ito, so, na-hit na itong target natin, pwede kayong kumuha, let's see ha, pwede po siguro mag-bounce to around this level. Hintayin natin dyan. Yan, ngayon. So, ngayon, tignan natin ang call out yan. Possible bounce. So, maghintay po natin kung tatamaan niya yung bounce na yan. At pag nangyari yon, ibabato nyo dito yan. Let's say dito kayo makakuha. Mabilis ang 7%. Okay? So, save. Pa. Yun, si pa. So, ito yung unang target natin dati, no? Move ko lang. Wala, hindi na hit. Ito yung buying natin. Mula pa doon. Dito. So, ito, na-hit po ito, no? Move ko lang. So, yung bumili sa level na to, which is ito, sabi natin, ibabato ninyo dito yan. Which is around 8%. So, may kumita dyan. Nag-overextend pa nga. Ayun. Now, nagre-range siya ngayon dito sa ating colored box. So, hopefully, mag-stay siya dyan. Stay ka sa taas. Tapos, pag nangyari po yon, ibabato natin dito yan. Which is around 25%. Okay? Now, kung ano, alam po ah, move ito dito. Yan. So, i-move natin dyan. Yun. Yan po yung magiging plan natin ngayon kay pa. Ang maganda dito, meron siyang ganun. Pero, ang ayaw lang natin is ito. Yun. Yan po yung medyo critical kay pa ngayon. Kita nyo yan. So, kaya mas maganda kung dito lang tayo makakuha. Kung kukuha talaga kayo dyan, pwede dyan. Tapos, kakat loss nyo yan around this level na. Yan. Okay. So, i-move po dito para mas, para hindi siya matakpan ng kandila next week. Yun. Okay. Save. Tapos, so, B-core. Eto. So, stick tayo sa ating plan kay B-core, no? Dito yung buying range natin, itong level na yan. Tapos, pwede nyong iba to dito sa 232. Ang cut loss natin is dito below, around 190 yata to. Tapos, 5% yung cut loss. Ang maximum natin target is 61%, which is possible na, kagaya na sinabi natin, kasi yung mga nakaraan, for the past 2 years, so meron niyang 151, 124 na nangyayari tuwing December, no? So, kung gusto nyo, as I mentioned also, ipon-ipon lang muna kayo ng konti. Dito lang yung buying range natin. Okay? So, slowly, nagkakaroon ng volume itong si B-core. So, may mga paunti-unting nagbobodega dyan. Dito. Ayun, si dito. So, currently, bugbog na bugbog tong si dito, no? Tapos, meron pang lumalabas na news. May news to eh. Press release. Parang dilution yata ito. Ito yung nag-increase ng capital annual stockholder meeting. Tignan natin. Download. Ano ba tong meeting na to? Ayun. So, nangyari, merong ano, mandate dito telecom. Basahin nyo na lang yan sa Edge. So, nag-increase yung capital ni dito, no? So, anong magandang gawin kay dito?
kung hindi mag-hold tong 246, aabangan nyo po sa 2 peso yan. Yan yung critical kay dito. If ever naman magkaroon ng breakout dito, pag nagkaroon ng breakout sa 281, pwede nyo iba to sa 323, which is around 12% na, or no, 15% na mabilis. Okay, pero sa breakout po yan, ha? Sa breakout ang bili or pag sumapa dito sa 291. So currently, maghintay lang muna tayo kay dito kung saan siya pupunta. Kasi possible na pumunta po siya dito sa 246. Pag dito naman siya, nag-bounce siya dyan, pwede nyong iba to dito rin yan. That is equivalent to 30%. Not bad, di ba? Ngayon, pag hindi nag-ano dyan, kasi baka tumuloy dito sa 2 peso level, so ika-cut loss nyo yan dito around 7%. Okay? So, tingnan natin yung news. Balik natin dito. Next, San. Ayun, si San. So, nabasag po itong ating 125 pati itong trend. So currently nagre-range siya diyan. Ito po 'yan, ito yung buying range natin dapat diyan, no? So tanggalin na natin 'yan. Ito nabasag po yung range dito. Itong channel nabasag. So anong magandang tingnan ngayon kay San? So currently sa side siya diyan, no? Sideways siya diyan. Pero mas maganda sana kung sumampa siya sa 125. So, stick tayo dito. Pag breakout dito sa 125, dito tayo bibili. Tapos, ibabato nyo sa 144. So, ibabalik natin uli yung kanina. That is around 15%. Pag dito ka bumili, ikakat mo yan around this level. Okay? Kung dito. So, hintayin nyo pong sumampa yan dyan. So, hintayin natin sumampa. Lagyan ko na lang muna ng arrow. Tapos, dito ambile. So ngayon, maghintay lang po muna tayo kung ano ang gagawin ni San. Next, C. Ayun, si C. Ito yung mga target natin. Na-hit ito. Tanggalin na natin to. Na-hit din to. Ito. Ito ang hindi na-hit. 2474, no? Balik natin yan. So, extend ko lang tong ating color box. Yun. So now, si C is forming a downtrend move, no? Bakit downtrend? Ayun, no? So, pag nabasag pa ito, kakreate na yan ang downtrend. Which is, pwede nating abangan dito yan. Which is around, kaya mas na kaya magandang abangan to. Ano po, ha? Around this level, yan. So, aabangan natin dyan. So, lagyan natin. Possible bounce. Okay. So, currently, ganyan po yung ano ni C. Medyo hindi ko po gusto yung structure niya, no? Although, meron siyang nag-create siya ng bat. Wait, diyan, ito. Yun. So, yan, sakto, dito. So, tingnan natin kung abutan nyo itong possible bounce natin, no? So, lagyan natin ng border, background. Lagyan natin, off natin yung background. Ilagyan natin, pero liitan natin ang konti. Tapos, gawin natin green para visible. Ito red, gawin natin ibang kulay yun. Okay. So, yan po. Ang aabangan natin. So, extend natin ang konti dyan. Yan. So, tignan nyo kung mag-materialize to. Pag nag-bounce dito yan, kuha tayo. Tapos, ibabato nyo dito. 24%. At kung hindi mag-materialize, dito yan, ika-cut loss nyo around, ano ba to? Eh, wait lang po ha. Ba't di dumikit? Ayun. Cut loss nyo around this level lang. Tight lang yung cut loss natin. Around 7%. 6. Okay po. Next. ICT.
Ayun, si ICT. So si ICT nagpapahinga siya ngayon dito sa level natin na 'yan, itong linya natin, no. Around 96 level, which is good, no. Ang gusto lang natin is karoon ng breakout dito. So pag nagkaroon ng breakout diyan, pwede niyo pong ibato dito 'yan. Ibabato niyo dito sa so currently, so 10% 'yan. Pero pag kumuha kayo doon, lalagyan natin ang cut loss yan around here. So, okay lang. 4% na risk, 10% na reward. Okay? Yan yung nakikita natin kay ICT. Pero, yun eh, yung word na pero eh, no? Yun nga, medyo alanganin din tayo sa kanya. So, it creates, ito, baka tumuloy dito yan. So, pag tumuloy dito, kunwari, nakumuha kayo dito, nag-cut loss kayo dyan. Pag nag-bounce naman sa 89, kuha kayo dyan. Tapos, ibabato nyo naman sa 96 level. Okay? Pero, yan. So, yan. Next, Mac. Ayun, si Mac. So, yun. Pumunta sa buying natin. No? Ito yan. Ibabato nyo yan dito sa around 578 level. Ang interesting kasi dito, may dividend, no? 20%. So, lalaruin to. Dito is, it might go up before the dividend. Pwede niyang, ba't naging highlighter? Pwede niyang abutin yan. Tapos, kailan ba itong dividend na to? X date, August 11. So, ilang kandila pa yan? Ilang ha? August 11. Ayan. So, dito yung dividend, no? August 11. So, pwede niyang abutan itong ating top ng ating colored box. Ang nangyari kasi dito, nag-create ng medyo downtrend move. Baka kasi gumanyan po yan eh. No? Pagkabigay ng dividend. Alam nyo naman, after dividend, nagbabaksakan ng mga stocks. So, ingat-ingat lang po tayo, no? Pero kung ayaw nyo ng dividend, kukuha kayo dito, ibabato dito nyo yan, which is 14%, which is yung nangyari dito. So, yung kumuha dito, nung sumampa, mayroon na silang 5%. Okay? Yun po yung hintay natin kay Mac. MWC. Yun. Ito yung ating target dati, no? Kuha na yan. Tanggalin natin yan. So, ibig sabihin, walang nag-request ng MWC na last week. So, extend ko lang ating color box. Yun. Now, currently, nag-re-resist itong ating colored box, no? So, hopefully, yung next candle dyan, next week is sumampa dyan. Tapos, ibabato nyo po dito sa 1350 or dito sa ating 1458, which is around, kuha tayo dito, maliit na reward na 5%. So, dito tayo sa next, which is around 10%. Ang ano kasi dito is, ayan o, downtrend din yan. So, baka kasi pag ano, pumunta po dito sa 1171. So, ingat lang po tayo. So, hopefully, mag-stay siya dito sa above. Diyan, stay siya dito. Bumuha siyang ganun. Tapos, breakout. Okay? So, ingat lang tayo kay MWC. Kung gagawin yung target itong 1350, kung kukuha kayo dito, 5% lang, parang maliit. So, might as well go for the 1458, which is around 14%. Okay? Holcim. Yun, si Holcim. So, stick pa rin tayo. Tanggalin natin yan. Dito pa rin ang kuha natin. Kung kukuha ka dito, babato mo dito yan. Anong nangyari? Hindi niya inabutan yung projected natin na 424. So, pwede niyang abutan ng next week yan, pwede na rin niyang abutan, or pwede rin magtuloy na yan dito. Okay? Ngayon, kung magtuloy yan doon, so yung nakakuha dito sa lowest, meron ng 13% kung mabenta niya sa 514. Okay? So, mas maganda sana kay Holcim is mag-side lang siya dyan. Yan. Kung talagang mag-side siya dyan, pwede kang kumuha, tapos ibabato mo dito. Pag nakakuha ka doon, ang nag-side siya dyan, nabato mo siya dyan, meron kang 34%. Okay? So, yun.
makakuha ka doon, cut loss nyo rin po, same, around 6%. So, save natin yan. MRC. Ayun, si MRC. So, tanggalin natin to, ah. Same lang to nito. Ito yung target natin, no? Mumove ko lang. Ito yung cut loss. So, night na yung target natin, no? Ito yung kwento lang natin, ito. Tapos, ito yung next target natin nung nakaraan, 0.2671, which is inabutan niya. Di ba? Tapos, nag-resist. Now, yung kumuha naman dito, na dating resistance na naging support, so, malaking gain din po yan, no? Yung highest niya is 26, eh, yung current price is 20%. So, move natin dito yan. Tanggalin ko na ito. Tanggalin na din natin yan. Now, kung makakuha kayo dito, actually kasi, sa nakikita ko lang, strong resistance po kasi ito eh. Yan. Ingat-ingat lang tayo, no? Kung mas maganda, kung i-break ni MRC itong colored box na yan. Pag hindi niya i-break yan, malamang baka bumalik po dito yan. So, ingat lang tayo. Okay? Maghintay kayo ng breakout. Lagyan nga natin ang annotation to. Wait. BO. Pag nag-breakout, kuha ka doon. So, ibabato mo dito yan. 16%. Tapos, nakatlosan mo diyan dito ng around 8%. Okay? Aba. Ayun, si Aba. So, currently, nasa buying range pa rin siya. So, okay pa tayo dyan. So, as long nag-hold ito, okay tayo dito. Tapos, cut loss dito, around 3%. Kung mabasag yan tuluyan, sasalo tayo dito sa 0.40. Pero, currently, nagsa-sideways lang siya dyan. So, okay pa tayo kay Aba. Tapos, bebentahan dito yan sa 56, which is around 22%. Okay? Next, CHP. Di ba tapos yung CHP kanina? Wait lang po ah. CHP. Hindi ko pa ba ginawa? Wait lang. Oo, hindi pa. Tama. So, ito yung buying natin, no? Tsaka ito, kung hindi nabasag itong colored box. Meron pa tayo ditong isa. At ito, na-hit na po yung cut loss. So, hopefully, nakapag-cut po kayo dyan. At itong ating colored box, ito yung ating nagsisilbing support dati, no? So, ngayon, dahil ito yung support, ito yung magiging resistance natin ngayon, which is around 10% from this level. Pero, kung ako tatanungin talaga, mag-wait ako ng breakout dyan. So, tingnan natin kung mag-breakout. Pag hindi nag-breakout, saan na kaya magandang abangan to? Pambihira. Wala nang support ah. So, mas maganda kung mag-breakout siya dyan. Ngayon, kung hindi siya mag-breakout dyan, pwede nyong abangan around 75 level. Yan. So, kung hindi mag-breakout po ah, then yung aabangan. So, tingnan natin. Ito yung possible bounce. Okay pa. So, kawawa yung mga nag-IPO dito, no? Imagine, mula 13 pesos. Or yung nakabili sa highest. Ngayon is, what? Less than 1 peso na. Okay? Save. Baita. So, yun. Si Baita. Lumapit na sa ating buying range. Puray na natin yan. So, ito yung buying range natin kay Baita, no? Ito yung colored box natin. Medyo malaki yung box natin, no? Ito yung buying range. Ibabato natin sa 85 yan, which is 12%. So, hindi niya inabutan totally, pero malapit na. So, ito yung buying range. So, dito nyo po ibabato yan sa 85. Tapos, cut loss kayo dito pag mabasag pa yan around
dito. Yan, around 5%. Sa 0.71. Okay? LTG. Ayun, si LTG rin. Extend ko na lang po itong box natin, ha. Extend ko lang yun. So, save. So, si LTG, dito muna tayo. Ito, nag-materialize na yan. Tanggalin natin. Ito yung buy. Ito yung cut loss natin, no. Ito, na-hit yung cut loss, no. So, hopefully, nakapag-cut kayo dyan. At least 5% lang, di ba? Tanggalin natin. Tanggalin na natin to. Now, nag-bounce siya dyan. So, ito yung ano natin. Ito yung target nyo. 11%. Around 798. Ang problema dyan, ay, nako, same-same lahat alos ng stocks, no? Ito yan. So, ito yung critical dyan. Sana, i-break niya ito. Para pag bin-break niya yan, dito kayo magbebenta. So, ito yung critical dyan. Okay po. Pag nabasag naman dyan, kakatlosan nyo yan dito. Around 3%. So, not bad. Ayan, lagyan natin. Yun. Okay? So, strict tayo sa cut loss. Next, URC. Ito yung buying range natin dati, yung colored box. So, na-break. Ito yung inihintay natin na ngayon. So, hindi pa siya lumalapit sa ating buying range, no? So, hopefully, tamaan niya yan. Gusto nyo talaga si URC, dapat i-break niya itong ating color box. Hanggat di niya binibreak yan, medyo matigas po yan, no? So, hopefully, i-break niya to para pwede nyong ibentahan. Wait lang, burahin na natin to. So, pag na-break niya yan, although, kung dito kayo magbenta, let's say, mag-breakout dyan, maliit lang, no? 6%. Pero kung mabenta nyo dito, 20%. So, currently, ihintayin nyong sumampa sa colored box itong CURC. Dahil kung hindi, dito tayo mag-aabang around 111. Okay po, patient lang. Huwag tayong magmadali. DMC. Ayun, si DMC. So, ito pa yung mga nauna natin dati, no? Ito, na-hit yung cut loss. Noong July 13 pa. So, tanggalin natin yan. Now, ang next nating inaabangan sana is itong 318. Pero hindi niya inabot. So, meron pang natitirang anong tawag dito? 6% sana, no? 22 cents. So, hindi niya inabot. So, ang mangyayari dito kasi, support siya dyan, no? So, pwede nyo pong iba to dito yan sa 393, which is around yung nakakuha dyan, 14%. Pero kung bumalik siya dito, dun yung ibaba to, ito yung 23%. Yung kumuha naman po dito, pag nag-breakdown dyan, dito nyo po ika-cut loss yan, around 5%. Okay? Yan po yung sa DMC natin. Medyo downtrend din yan. Eh. Baka kasi gumanong po dito yan. Oh. Yun. So, aabangan po natin. Okay? Patience lang po. Huwag tayo magmadali sa ating trade. Pag walang magandang setup, huwag natin pasukan. SMPH. Ayun, si SMPH. Tignan natin nung na-hit yung cut loss. So, hindi pa na-hit yung cut loss. Wait lang ha. I-move ko lang to. Tutukan natin. Na-hit na ba yung cut loss? Ididikit natin yan dyan. Yun. So far, hindi pa na-hit yung cut loss kasi yung cut loss natin is ito. So, bantayan nyo lang po dahil baka ma-hit na yung ating cut loss dyan sa Lunes. Ngayon, kung hanggat hindi na-hit yung cut loss, hold pa tayo dyan. Siyempre. Okay? So, yun po yung sa SMPH natin. Medyo alanganin yung market natin ngayon, no? So, kung mas maganda kung makakuha kayo dito around 28 peso para ibabato nyo sa 32, meron kayong 16%. Okay? Si Prutas. Ayun, si Prut. So, nabasag yung colored box natin. Ito yung buying natin. Ito yung cut loss natin. Sakto po siya sa cut loss. Yun eh.
ang nangyari kasi, kung hinintay nyo yung EOD, sumampa siya dito, di ba? At nung namang Thursday, sakto lang siya. So, pwedeng nag-hold pa kayo dyan. Kasi hindi yung body, nandito pa rin, no? So, two things. Kung nag-cut na kayo, okay lang. Kung hindi pa, okay lang din kasi meron pa siya, sakto pa siya dito. Yung body na nasa taas pa siya ng cut loss. Extend ko lang to ha. Ang critical lang dyan, mas maganda kung sumampa siya ulit dito sa box. So, kung sumampa siya sa box, around this level, meron kang 5%. Ngayon, kung kukuha ka dito, yung kumuha dito, ibabato nyo po dito yan sa 129. Meron kayong, wala nga, extend ko dito yan. Meron kayong 11%. Okay? Yan po yung ano natin sa fruit. Pero dito tayo, yung buying range natin dati, around dito. So, saktuan pa siya sa ating cut loss. Saktong-sakto eh, no? So, yun. Okay po. Kung ano, maghintay muna tayo kay fruit. As mentioned, mas maganda kung bumalik siya dito sa colored box. Mag-stay siya dyan. Okay? Home. Ayun, si Home. Ito yung target natin, hindi niya inabutan. Ay, inabutan pa. Ayun. Konti. Ito yung isa. Ito yung last. Dati pa. Extend ko lang para lang ma-review natin ng maayos. So, hindi pa nai-hit yung cut. Ito. Hindi pa nai-hit yung cut loss natin. No? Extend ko na rin po ito. No? Ayan. So, ngayon, kung makakuha kayo dito sa ating colored box, mas maganda, ibabato nyo ulit dito yan, which is around 42%. Okay? So, dyan lang po tayo kukuha. Anything below the... Kung dito naman kayo kumuha, sakto sa box, sorry, yung cut loss nyo naman is dito banda. Pwede nyo nang isagad dito, 8%. Tapos, ito yung target nyo, 9.23, which is 42%. Okay? Tech. Ayun, si Tech. Ito yung bounce natin nung nakaraan. Di ba? Bounce tayo dyan. Tapos, sabi natin, ibato nyo sa 680 para meron kayong 14%. Anong nangyari? Merong nagka-bounce nga. 2 days lang. Which is, ilang percent yung bounce nito? 5-6%. Baka binintahan nyo yan dyan. Kasi 6%, okay na rin naman sa quick bounce, no? Ang ganda pa naman ng kandila. Eh, kung nag-hold kayo, na-hit naman yung cut loss natin. Okay? So, na-hit yung cut loss. So, tanggalin ko na yan. Ngayon, yung dati nating bounce area na yan, possible bounce, ito ngayon yung nagiging resistance. So, mas maganda kung magkaroon ng breakout dyan. Ang nangyari kasi, meron tayong dividend. Ito yung mga... So, ex-date niya ng July 30, Thursday, kahapon. Kaya, yung mga... Pag may mga dividend, pag mga ex-date, talaga nagbabaksakan yan, no? So, hopefully baka recover itong si Tech. So, ang ganda pa naman ang earnings nito. So, gumanyan. Tapos, kung magka-breakout, magpahinga siya dito sa colored box, pahinga ng konti. Tapos, ibabato natin dito sa 680. Okay? Which is 14. So, hintayin yung sumampa dito sa box. Okay po? Mark. Ayun, si Mark. So, si Mark, inabutan niya itong ating 80 level, no? So, congratulations. Pero itong 1 peso level, hanggang 90 lang siya, hindi pa niya inabutan, no? So, that is around 10% pa yata to. From the top. Yeah, around 10% pa, no? Ang ano natin ngayon kay Mark ay, gusto sana natin sa kanya, mag-sideways lang siya dito. Yan, mag-gumawa siya ng base dito. Kasi ang nangyari dyan, ito, tignan nyo po yung move niya. 1, 2, 3, baka po kasi gumanon eh. You? So, hopefully gumanon siya, tapos tamaan niya itong ating 1 peso level. Kaya gusto natin mag-sideways dyan. Pag hindi nag-sideways, kakat nyo na po. Kasi, ang problema kasi dito, sa cut nitong level nitong mark, mahilig to sa wick, mahahabang wick eh. Kung sa intraday kayo magka-cut, baka tatamaan agad. Tsaka malalaking kandila kasi yan eh. Like ito, kung isasagad ko to dito, around 12% yung cut mo eh. Tapos yung reward mo lang,
around 22. So twice the reward the risk. Pwede pa rin, pero medyo tight kasi yung range eh. Okay, so ingat lang po tayo sa cut loss diyan. Okay? Pray ko na yan. Save. And last, Emperador. So si Emperador, maganda yung earnings, no? Kasi nga naman kahit lockdown umiinom mga tao. Anyways, so na-hit niya po yung ating target natin dito. Ayan, oh, 942. Congratulations. Mula dito, solid 16%, no? So ngayon nagre-range siya sa taas. So nagpapahinga siya dito sa taas ngayon. Yan. Pero para sa atin ayaw ko nung ganyang mga setup. Pero kung gusto niyo talaga, sana mag-break siya dito sa 942. Pag-break dito, dito niyo ibabato 'yan sa 1040. Kung magkaroon ng breakout, no? Ganyan natin 'yan. Kung magkaroon ng breakout. Kasi baka bumalik po 'yan dito, dito banda. Pag hindi, baka bumalik siya dito. Yan, mag-range siya dyan. Kuman, ano? Oop. Mag-side. Kaya, ingat lang po tayo ng konti. Mas maganda kung sa breakout dito tayo makakakuha. Ngayon, kung bumalik siya sa baba, kuha uli kayo dyan sa 810, tapos bato nyo uli dito sa 942 para may 16% kayo. Okay, so save natin yan. So, yun. Maraming po salamat sa pakikinig. Sana ay makatulong itong ating market review. At maraming salamat po sa inyong suporta. Enjoy your weekend and God bless.